Hello po, what's up po mga kabayan. So ngayong gabi, kasi wala kami masyadong customer. So maglilinis lang ako ng ano, ng komandante para sa mga ilan natin mga barista or sa mga may komandante. At least na may pakita ko sa inyo, matulungan ko kayo kung paano nyo bubuksan yung komandante at kung paano nyo lilinisan. Pero syempre, bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalimutang i-share sa mga kaibigan niyo na barista or mga kaibigan niyo na interested about sa coffee. At least, may mga coffee vlog ako. At may life vlog ako about sa pagiging isang OFW. And so yun, tara! At ituturo ko sa inyo kung paano linisin ang komandante. And para sa po sa iba, baka nagtataka po kayo kasi usually yung komandante hindi nakakonekta sa ganito. Kadalasan, ito lang, tapos may manual na pang-ikot siya sa taas. Tapos sa ilalim yung glass na chamber niya para dun sa mga nag-grind mo na coffee. Pero ito lang naman yun mga kabayan eh. Yung pinaka grinder niya lang naman yung ituturo ko sa inyo kung paano linisan. Parehas din po ito nung sa mismong manual. Ito rin naman yun. At kinonekta lang namin sa automatic para mas mabilis. Kasi sa cafe ito, pero syempre para sa mga barista dyan na wala naman ganito, ganun pa rin siya. So syempre, bago nyo linisan, ready nyo muna yung pang-brush nyo lang para matanggal yung mga excess na coffee or yung mga nakadikit na coffee. Siyempre, mag-prepare kayo ng pwede namang basahan or kahit anong tela o kaya tissue para lang hindi baka mabiglan yung mabagsak yung pinaka-ngipin ng blade. Baka mapurol. So first, tanggalin ko muna yung pinaka ano niya, grinder. So ito lang yun mga kabayan. Ito lang siya. Kadalasan nandito yung pang-ikot niya, nandito yung chamber nung mismong nag-grind yun ng coffee. So ito lang siya total. So okay. Buksan natin. Siyempre madumi yan dito. Tanggalin nyo muna. So, ngayon, pagkatapos nyong tanggalin yung pinaka-kape niya dito, yung marami. Kunin nyo yung original na box. Siyempre, ganito yung gamit nyo. Ganito yung gamit nyo na nilalagay nyo dito sa taas. I-lock nyo lang. Hawakan nyo. Lock nyo lang siya. Tapos, ikot nyo siya ng counterclockwise. Tatanggalin nyo to. Ito yung pinakatatanggalin nyo. Ngayon, next nyo to. May spring to ha. Ito, yung spring. Ingatan nyo, baka mawala. Tapos, pwedeng hilain to. Hilain nyo pa nga. Tulak nyo ng unti. Pag nahilan nyo to, check nyo yung ilalim. Baka matanggal yung may bearing kasi yan. Ayan. Sa ibabaw, tas ito nasa ilalim. Ito siya. Ito yung sa ilalim, ito yung sa ibabaw. Ngayon, pwede pa siyang tanggalin as in totally lahat.
pero hindi na natin gagawin. Bali, babaklasin nyo lang to. Pwede siyang tanggalin ng ganon, pero hindi na natin gagawin yan. So, walang din tayo na tissue. Mga dumikit na ano, oil nung kape. So kailangan matanggal 'yan. Pero 'wag niyo kukuskusin 'yung loob kasi baka magasgas 'tong pinaka blade niya sa gilid. So mas maganda kung may mas maliit kayo na brush dito para mas madali nyo siyang masundot sa loob. Meron akong gantong brush kaso yung maliit lang, kaso ginagamit ko yun sa personal ko na komandante. Iba, binavacuum pa to. May vacuum sila na maliit. Mas maganda yun kung may ganun kayo, mga kabayan. Mga barista. Kadalasan may mga ganun. Panlinis ng mga grinder nila. So, ganun lang. Tingnan nyo, malinis na siya. Wala na rin dumikit na ano. Kahit hindi nyo natanggalin to. Pero kung hindi kayo kontento, pwede nyo naman tanggalin. Kaso, ginawa ko minsan yon, medyo nahirapan ako ibalik, so hindi ko na masyadong tinatanggal kasi ito rin naman yung pinakalilinisin mo, tapos maaabot mo naman ng daliri mo yung ito, yung dito nya. So hindi na siguro kailangan yon. Pagkatapos nun, siyempre tabi nyo lang saglit, ito naman yung linisin nyo. Ingat, pinakaiingatan yung huwag mabagsak to, mga kabayan, kasi baka mabungi to itong pinaka grinders, pang grind nya. Sinisin nyo rin to kadalasan kasi dito nag-i-stack yung mga kape-kape. Ingatan nyo na lang, huwag mabasa, mga kabayan. Huwag nyong babasain. Actually, ano naman siya? Hindi naman siya kakalawangin, pero mas maganda ng huwag mabasa. So, yun. So, after nyo siyang malinis lahat, balik nyo na rin. Hello, sir.
So, lagay mo muna to. Tsaka ito. Yung spring. Tapos yung pinaka-grinder. Pero para maibalik nyo to, lagay nyo ulit to. Tapos ilock nyo. Tapos, ito yung gagamitin nyo pang so, ganun lang kasimple mga kabayan. So, kung may ganito kayo, pwede nyo namang linisin din. So, yun po. Hindi ko na rin po papatagalin tong vlog na to. At syempre may mga gagawin pa ako. Pero sana at least nakatulong yon kung if ever na hindi nyo alam kung paano bubuksan yung komandante nyo, at least makatulong na onte para alam nyo kung paano sisimulan. Yun lang po. Maraming salamat po sa lagi pong nanonood ng vlogs ko at sa mga subscribers ko po sa channel ko, and sana po support nyo lang po ako and mas dumami pa po kayo, and huwag nyo pong kalimutang din i-share po sa mga friends nyo na barista or sa mga coffee lovers na kaibigan nyo para at least mas lumawak yung kaalaman nila, and at least sana makatulong ako. So yun lang po mga kabayan, and kita-kits po ulit tayo. Keep caffeinated, keep safe, and God bless po sa inyong lahat, and maraming salamat po. Bye-bye!